Tapos. Hello guys, good morning, good afternoon, ano ba, good evening, kung saan sulok man kayo ng mundo. Ayan, magandang buhay sa inyo. Magandang buhay. Okay, ay guys, meron dito yung ulo ni Thor, busy din siya. Sa kanyang, oh, what is that you're doing, Thorman? Say hi, guys. Okay. Okay. Welcome to? To draw. Okay. Anyways, welcome back to another vlog, guys. If you are watching Thor Chandler's channel. So, ayan, sa nakikita niyo sa title natin ngayon is yung experience ko, guys. Actually, horrible experience ko sa Chicago immigration. So, ayun, guys. Tingnan natin kung anong nangyari sa akin. Okay, so diretso na tayo dun sa paglapag namin ng Chicago, okay? Actually, guys, yung punta ko talaga is Tennessee. Pero, Chicago, bali yung port of entry ko. Tapos, pag okay na ako dun sa, ano, pakapasok na ako dun sa immigration, yun na, Chicago na ako to Tennessee. So, yun bali yung ano ko. Ngayon, ayun na. So, paglapag mo ng Chicago, yun, nakikita mo na doon yung mga immigration, sa immigration na tayo, may mga nakahilirang immigration officer. So, nasa yun ako sa kapipila. So, ayun na, nakapila na ako nun, guys. Eto na. Nung ano na, medyo mahaba talaga ang pila kasi nga unahan ang mga tao. So, yun. Nung ano ko na, turn ko na, ayan, ang unang tanong sa akin is, anong gagawin ko sa US? Okay, so syempre, tour, sabi ko. And then, ayan, may bata sa likod. Okay, anyways, may mga sumunod pa siyang tanong, guys. And then after that, nasagot ko naman. Tapos nung tinanong na niya ako, kung saan ako mag-i-stay, kung hindi man daw ako sa hotel, saan bahay ako mag-i-stay, at kaano-ano ko yun, yung tao. So yun, nung sinabi ko na nasa friend ko, at nung sinabi ko na yung name ng friend ko, which is actually, guys, fiancé ko na ngayon. Okay, so nung sinabi ko yung pangalan niya, doon na sila, eh syempre na alam nilang Amerikano siya. So doon na sila nagdududa. So, parang sinasabi niya, hindi daw siya naniniwala, ang friend ko lang yun. So, yun, parang inaano-ano ako, sabi niya ganun sa akin, di ba kayo magpapakasal na? Parang ganun. Sabi ko, no, sabi ko, wala naman talaga, sa plang magpapakasal, eh, bibisita lang ako. Sabi ko ganun, bibisita lang ako doon ng ilang weeks. Okay, so ganun nga ang nangyari, guys, no. Hindi siya naniniwala sa sinasabi ko. So, yun. Pero sa totoo talaga, guys, ano, friend, masasabi ko talaga, friend ko lang pa siya noong time na yun talaga. Kasi, yun nga, first meeting pa lang namin yun, yun sana yung pagpunta ko doon sa US. So, yun nga, since ako kasi nakakuha ko ng US visa, diba? So, yun, sige, punta na ako ng US para din makapag-tour ako sa US. So, yun, bali, sabi ko nga sa kanya, yun, kung magustuhan natin yung isa't isa, then good. Pag hindi naman, then wala. Eh, wala tayong magawa. So, parang ganoon. So, yun. Since hindi sila naniniwala, guys, pinapunta ko dun sa gilid. And then, he said, okay, stay there. Someone will pick you up. Ganoon. Sabi sa akin, sabi ko, patay, hold na ako. Mahuhold ako. Sabi kong ganoon. So, yun. Nag-antay ako. And then, maya-maya lang, may kumuha na sa akin. Hindi ko alam kung saan ako dadalhin. Yun, guys, dinala ako sa doon nga, sa mga area kung saan andoon lahat ng mga passengers na nang-hold. Okay, so nung pagpunta ko dun, guys, nakita ko iba't ibang lahi, okay? So, yun, nakaupo lang doon lahat ng mga passengers na, yun nga, may mga problema na nahuhold. Ayan, nahuhold. And then, yun, doon, umupo na rin ako doon. Pinaupo lang muna ako. Tapos, isa-isa, guys, may mga, ang daming mga, actually, parang mga small rooms na andoon. And then, may mga immigration officer dun sa mga rooms na yon. Ayan, so, tapos yun nga, pag tatawagin ka, antay mo na natawagin ka, tapos napuntahin ka sa room na yan, tsaka ikaw pupunta doon. So, ganun. So, nung, yun, antay ako, guys, ng antay, until yun nga, tinawag na ako, pinapunta ko sa isang room, and then, andun yung isang immigration officer, yun nga, he's an American din. Tapos, yun, nag-start na siya nagtanong sa akin. Ay, no.
sabay talaga si Thor sa akin, guys, pag ano to. But anyways, yun. Mahirap pala pag kasi nga ang anak natin, no? Anyways, so yun nga, guys, no? Nung nasa loob na ako ng room, sabi sa akin, guys, kailan kayo magpapakasal? Siguro, inaano talaga nila ako na magsabi ng totoo. Eh, wala naman talaga akong... Yun naman talaga ang totoo, diba? Na mag-visit lang talaga ako doon. Ngayon, sabi ko wala. Walang kasal na mangyayari. Hindi ko pa naman siya talaga, hindi ko pa naman siya fiancé or ano, para magpapakasal na kami. Okay? So, sabi ko na ganun sa kanila. Kaya, pinanigitan ko talaga, guys, kung ano talaga, ano yung totoo. Okay? So, hindi na ako, ang dami nilang sinasabi para lang talaga, siguro para magsabi din ako ng totoo. So, wala. Pinanindigan ko na talagang pupunta lang ako as tourist lang doon. Okay, so yun, guys. Etong palang si Chris, okay? Ay, yung fiancé ko nga ngayon. Tawag ng tawag sa kanila. So, yun na. Kasi nalaman na rin niya na na-hold nga ako kasi hindi na ako nakarating doon sa tenancy na dapat yung oras na yun andun ako. So, nung wala pa ako, nalaman niya na na-hold nga ako. Tinawag niya. Yun nga, nalaman niya na andito na nga ako sa, ano, na-hold ako sa immigration, ganyan-ganyan. Tapos, yun nga, nagsasabi din siya doon sa mga immigration officers na unfair naman, bakit nyo hinuhold yung tao na alam naman wala namang gagawin dito masama dito sa US, ganyan. Bakit gusto lang mag-tour? Bakit kailangan i-hold ganyan, ganyan? Ang dami sinasabi ni Christine pala sa kanila. So, at saka pala guys, kasi bawal ang phone doon sa area na yun. Kaya wala talaga akong contact doon kay Chris. Wala siyang nare-receive na message galing sa akin o tawag. Wala, kasi bawal ang phone. Tapos guys, yun na yun, no? Maya-maya guys, pinaupo na muna ako kasi hindi talaga nila maano na. Hindi naman talaga ako nagsasabi kasi na yun ang na magpapakaso kami o wala naman kasi talaga mangyayaring ganun. So pinaupo ako uli. Tapos after a while, binalikan na naman ako, pinapunta na naman ako sa isang room. Ibang room na guys, yun yung humawak na sa akin na ngayon na immigration officer ay isa ng Indian. Indian siya. Immigration officer din siya doon. So siya nang humawak ng case ko. And then, siguro guys, parang naano lang ako kasi alam mo yun, hindi siya, nakakatakot din siyang tingnan. Sobrang nakakatakot sila guys, the way they talk to you, the way they, ano, parang, alam mo yung parang nakapatay ka ng tao. Ganun sila makapagsalita sa'yo, talagang nakakatakot. Nung time na yun guys, sabi ko, sige, pabalikin nyo na lang ako ng Pilipinas, okay na sa akin. Kasi sobrang nakakatakot talaga sila. Sobra. So yung Indian guys na immigration officer, yun nga, pareho din, ganun din na tinatanong niya sa akin about magpapakasal na nga ba talaga ako, ganyan-ganyan. Sabi ko, naku, walang mangyaring kasalan, ganyan-ganyan, nag-explain naman ako ulit. And then, yun guys, ang ginawa niya is, pinakuha niya yung mga bagahe ko, okay? Dalawang bags ako, and then, isang malaki, isang maliit, tapos pinakuha niya sa akin yun. Or, ano, sinamahan pala niya ako guys, sa labas, tapos, yun, kinuha namin, tapos, chinek niya talaga guys, isa-isa yung bag. Yung dalawang bags ko, pati yung hand carry ko. So, naka-gloves siya, pinakita naka-gloves siya, and then, alam nyo guys, hanggang sa mga, sa panty ko, hanggang doon sa mga maliliit-liit na bagay, talagang iniisa-isa nila yun. Talagang naghahanap lang sila na baka nga, ayun, kaya bawal mga papeles guys, kung pupunta kayo, yung mga, daladala nyo yung mga birth certificate o ganyan, bawal talaga. Okay, wala lang mga, kung ano-anong papeles, diba? Okay, so, siguro guys, pwede na nila kung may makita silang mga ebidensya. Baka may makita pa silang wedding gown sa bag ko, parang gano'n, no? So, yan. So, since wala naman silang makita, guys, may isa-isa hanggang sa mga, ano ko, sa bag, sa, what do you call this? Hand carry. Bag ko. Wala silang nakita. Tapos, guys, nakita niyo yung rosary. May rosary kasi ako, guys, kasi na everyday kasi ako nag-rosary. May rosary silang nakita. Nakita, tapos tinanong niya sa akin kung ano to, ganyan, sabi ko, parang, Catholic thing, yung ano namin, yung parang, yun nga, rosary yun, parang ganun sinasabi ko. And then, wala, okay lang siya, tapos, ganun, la, iniisa-isa pa rin yung mga gamit ko. Tapos guys, yun, tinawagan niya si Chris, okay, nag-usap kami din ni Chris sa phone, tapos yun, usap sila ni Chris at saka ng immigration officer. Narinig ko guys na sinasabi niya na ginagawa lang niya yung trabaho niya, yung ganoon. So, alam niyo guys, yung Indian officer na yon, naramdaman ko talaga na malambot naman yung puso niya. Yun nga lang talaga, kasi syempre parang yun talagang image nila, parang pag titignan sila nakakatakot talaga. Pero naramdaman ko talaga parang mabait siya. Tapos yun, nung ano na, sabi ko, ano, tapos basta parang naliwanagan, na ano lang ako, parang biglang nagkaano ako kasi nung kinausap niya si Chris, parang sinasabi niya na sir, sana maintindihan mo rin ako kasi nga, yun nga, ginagawa ko din yung trabaho ko. Tapos maya-maya guys, alam mo, kinuha na niya yung passport ko, doon na yung passport ko, tapos sinabi niya sa akin nga na ano daw, papapasukin daw niya ako sa territory. Sabi niya sa akin, papapasukin na nga daw ako sa US territory, ganyan. Tapos, alam mo naman talaga, akala mo naman may gagawin ako masama, no? But anyways, yun nga guys, sobrang natuwa ako. Hindi ko alam kasi nawalan ako ng pag-asa nun guys. Nung unang humawak sa akin na American officer,
parang nawalan ako ng pag-asa ng talaga. So, sobra talagang nakakatakot siya. Sobrang, ano niya, napaka-tapang niya talaga. Tapos, yun na, ayun na guys, sabi niya sa akin, okay, i-ano ko na daw yung bag ko. Kasi diba, pinag-ano yung bag ko. So, yun nga, inano ko na, lalagay ko na lahat ng mga gamit ko doon sa bagahe ko. And then, pero sabi niya sa akin, limitado lang yung pag-stay ko doon. So, meron talaga, instead, kasi guys, sa US, pag tourist ka, allowed ka for 6 months na mag-stay doon. Pero sa akin, guys, binigyan lang ako ng 2 months. Na pag-stay doon. Yun, sobrang nagpasalamat ako sa kanya talaga. Kung pwede palang lumuhod na ako sa harap niya para magpasalamat. Tapos, yun, nakita ko na sa mukha niya, guys, nag-smile na siya sa akin. Ganun-ganun, sabi ko, Diyos ko, ano ba yan? Nakakatakot, guys, talaga pala pag, ano, pag mahold ka, nakakatakot yung mga mukha nila. The way you treat you, para kang nakapatay ng tao. Totoo talaga yan. Yung parang sigaw lagi, yung pagkaka, ano, magkipag-usap sa'yo, parang sumisigaw lagi, ganun. Tapos yun na guys, binigyan ako na, nilagay talaga doon sa aking passport na 2 months lang pwede ako mag-stay doon. Hindi na pwede mag-extend, no extension, nakalagay doon. Tapos yun na, tapos sabi niya sa akin, okay, go! Sabi talaga sa akin, ako naman guys, nalidali naman ako talaga. Naka-heels pa ako guys, sobrang sakit na ng pa ako. Ayun. Lumabas na ako doon sa area na yun. Diyos ko, wala na palang tao. No, hindi ko na nalaman kasi yung oras. Kasi nga, di ba, iba na yung oras doon. Yun pala, 12 midnight na doon. So, wala na mga tao. Nakikita ko na lang may mga naglilinis. Although may mga tao pang isa-isa na lang. Tapos yung ano, nagtanong ako doon saan yung gate ko. Ito, papuntang Tennessee na. Diyos ko, ang layo pa pala. So, I need to ride a train pa para makapunta doon sa gate na yun. Although, yun lang yun guys. Yung airport train lang siya. So, yun, dala-dala ko yung malaking bag ko. Ay, naku, kinuha ko agad yung aking, buti na may chinelas ako doon sa blusa ng isang bagahe ko, isang bag ko. Yun, nag-chinelas na ako kasi sobrang sakit na ng paa ko talaga. Hindi ko na, doon ko palang talaga na naramdaman yung sakit nung nakalabas na ako. Yung parang ganun, sobrang siguro kabado ako doon sa loob ng immigration, ano nila, yung area na yun. So, yun guys. Ay, Diyos ko. Nagpunay ako agad sa kanilang internet, okay, sa airport. Tapos, yun nga, kasi na siyempre, gusto kong agad ma-contact si Trace at sasabihin, yun nga, nakapasok na ako para hindi na siya mag-alala. And then, yun nga, sabi niya sa akin, guys, talagang 24, more than 24 hours akong naka-hold doon. Talagang inurasan niya kung anong oras akong nag-start doon, pagpasok hanggang doon sa nakalabas ako. And then, yun nga, kaya pala, guys, sobrang gutom na ako. Nung lumabas din ako, sobrang gutom talaga ako. Gutom, pagod, lahat nararamdaman ko na. Okay, so, yun na. Yung pagkaano na, kaya pala si Chris guys, galit na galit na sa kanila din, dun sa immigration officer, kasi nga diba, ang tagal ko na rin pala makahold. So yun guys, thank you, thank God na, yun na, nakapasok naman ako, so okay lang, tuwang-tuwa din yung, yun na, yung fancy ko na siya ngayon, si Chris, tuwang-tuwa din siya. Hi guys! Okay, so, ayan, thank you so much for watching guys, and dun sa mga gustong mag-travel sa US, huwag kayong kabahan guys, kasi kung wala naman tayong gagawin na masama, diba, ba tayo kabahan? Okay, so thank you so much again guys for watching. Please don't forget to hit the thumbs up button if you like this video. Button. Okay. And please don't forget to subscribe. Okay, if you haven't subscribed yet in our channel. So thank you so much again guys for watching. Bye. See you in our next vlog. Okay. Say bye. Bye. Bye guys. I love you. Bye. Okay. Bye. What do you want to tell them? Hey! I love you! Say mo na, I love you guys! I love you guys! Okay. Like, how much you love them? $5. $5? Very much! Oh, very much! Okay. Bye guys! Bye guys! Oh!